Hey friends, in today's video is gonna be about some places where our friends and fellow OFWs kill their time during day off. So here we go. Yan ang worldwide house na parang Divisoria at Baclaran din yan sa Pilipinas. Dinadagsa ng mga kapwa natin Pilipino dito. Lahat ay nandiyan, remittances, Philippine products, pangunahin ay mga food products at lahat ng pampa ay nandiyan. Pampapintas, pampapayat, pantaba, pam, lahat ay pampa. Punta naman tayo dun sa kabila at tignan natin kung anong meron. Friends, sa dito banda naman nagpapak at inaayos ang mga goods na papadala ng mga fellow OFW sa pamilya nila sa Pilipinas. Event ata ngayon dito, kaya may mga ganun in both sides. If I'm not mistaken, Women's Day ngayon ang araw na to. Kaya yun ata ang isi-celebrate ng mga fellow OFWs dito. Didiretsohin natin to at punta naman tayo sa Statue Square o kaya Black Mall. Siya nga pala pag nagtatanong ka sa mga locals dito at sasabihin saan ang papuntang Black Mall, di nila alam. Pero pag sa mga kababayan natin ka magtanong, alam nila at ituturo nila sa'yo ang papuntang Black Mall. Pero pag sabihin mo naman ang Statue Square, 70% out of 100 sa ating mga kababayan, di nila alam. Di ko alam kung bakit Black Mall ang tawag ng mga kababayan natin dyan sa Statue Square. Siguro dahil sa kulay ni statue. Under the sun. Yan o ang tinatawag nilang Black Man, yung statue. Sir Thomas Jackson ang statue na yan. Dito naman tayo sa opposite ng Statue Square. Next, punta tayo sa may subway. Dito maraming nagtatambay din dito tuwing day off. Binibili nila ng $1 or $2 bawat cartoon sa gentleman na to. At pag uwian na, kinukulikta ulit ng gentleman na to ang cardboard box na yan at ibibinta niya per kilo sa recycled shop ulit. Bawat cardboard box na nakalatag dyan, kanya-kanyang pwesto yan. First come, first serve, kaya unahan lang. Friends, dito na tayo sa General Post Office. Ongoing ang construction, kaya konti ang nakatambay dito. Yan dahil sa sinag ni Haring Araw, nag-tent na sila. Ito din banda nagpapahinga ang mga OFW. At kadalasan dito din ginaganap ang mga big event kung meron.
Samahan niyo ako at punta tayo sa Tamar Park, isang magandang park na kung saan namamasyal at nagpapahinga din ang mga fellow OFWs, locals, tourists, foreign helpers tulad ng Indonesians, Thais, and others. Oh, may nag-private rin doon bandal, kaya no entry, di tayo makakapunta doon. Ang flowers na ito ay D2-9. Plastic siya, plastic. At sa gabi pinapailaw, kaya ang gandang tignan ang plastic pag sa gabi. Friends, tara naman sa seaside. Papakita ko sa iyo ang view sa seaside. Nagbo-burn sila ng calories. Maganda yan. Go, go, go! Kung marunong lang ako sumayaw, sasabayan ko sila. Pero hindi eh. Lakad-lakad na tayo at punta tayo sa ibang lugar naman. Dito din magandang tambayan ng mga kasamahan natin. At doon naman, sa worldwide yan, daming tao, no? Diyan nagbabox yung mga kababayan natin. Lahat ng forwarder company ay may office sila dyan sa loob mismo ng worldwide. Lipat na tayo sa ibang lugar para makarami-rami din tayo. Dito na tayo at ang iba naman ay ganito ang ginagawa nila tuwing day off nila. Dito sila nagsiselebrate ng birthday nila, natutulog sa cardboard box na yan, kahit mainit, malamig, tinitiis pa rin nila. At dito din sila naglalaro ng mga bingo at yung iba naman ay nagkukwentuhan sabay picnic. Ito lang mapapakita ko sa inyo mga friends, daming places pero try natin next time puntahan. Pasok tayo sa Central Market sa street food court at kumain. Hanap tayo ng food. Ay, punta tayo sa ano, sa kabila. Tignan natin kung anong meron doon.
ganito pala ang display dito. Di natin kaya, can't afford talaga. Lipat ulit tayo sa mura, kasi pang mamurahin lang tayo. Mamahal talaga, oh. Mamahalin. Tayo, ako, bagay tayo sa ano, mumurahin. At ito na nga, may food na. Eh, yung food na ikinuha ko ay grilled chicken thigh, meatballs, soft-boiled egg at saka rice. Na-ignorante tuloy ako dito. Akala ko white vinegar. Yun pala, sugar. Ayun, sweet and salty tuloy ang food ko. Friends, dito na tayo magtatapos. See you next time!